Para mas maging handa sa oras, magkaroon ng sakuna, isang Rescue Skills Technique Olympics na isinasagawa ngayon ng MMDA at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Metro Manila. Mula sa Quirino Grandstand, may news to go si Che Sabale. Che? Maris, nagsama-sama nga ngayong umaga dito sa Quirino Grandstand ang iba't ibang lokal na pamahalaan ng Metro Manila upang makipagbahagi at sumali nga dito sa ginagawang Rescue Olympics para sa paghahanda sa tinatawag na The Big One o yung malakas na pagyanig ng lupa. Narito ngayon ang mga rescue team ng Pasig, Paranaque, Marikina, Mandaluyong, Malabon, Pateros, Manila, Taguig at Valenzuela. Dala-dala ang kanilang mga rescue vehicles tulad ng amphibious vehicle, ambulansya at fire truck. Ang ginagawa ngayon ay Rescue Skills Technique Olympics. Importante dito ay technique higit pa sa bilis dahil kinakailangan daw na safe ang mga nire-rescue nila maging ang mga rescuers. Rolling slab o paggalaw ng mabigat na bagay ang isa sa mga kanilang ginawang exercise dito. Please be reminded that safety violations will count as a deduction. Pinapakita natin yung kakayahan ng mga first responders ng lahat ng LGU sa Metro Manila. Yun ang una. Pinapakita natin yung kahandaan nila. Hindi lang sa equipment, kundi yung individual skills and team skills. Ang aktibidad na ito ay isa ring kompetisyon kung saan may trophy at cash prize. Ang first prize ay 100,000, second prize ay 50,000, at ang third prize ay 20,000 pesos. Ngayon, ito na yung tinatawag nila na breach and extrication na part na game na ginagawa nila. So yung mga rescuers ay magsisimula mula roon sa pinapakita natin ngayon. May mga ilang obstacles silang pagdadaanan. Yung kahon na yon, yun yung mga tools na kanilang gagamitin. So kakailanganin nila itong buhatin at tuloy-tuloy sila papunta rito nga sa may kabilang side naman kung saan pupunta sila dito sa tinatawag na pinakakahon o kung dito kunwari mailalagay yung mismong ire-rescue na tao. So ang gagawin nila, kailangan nilang ma-breach ito gamit ang kanilang hand tools at ma-rescue yung tao sa loob. At yan muna ang latest mula dito sa Quirino Grandstand. Balik sa Maris. Alright, Jay. Base sa initial assessment no, dito sa ginagawang pagsasanay, mukha bang sapat na talaga yung kaalaman ng ating mga responders o yung mga rescuers kung sakali mga wag naman sana no, ay mangyari nga itong kinatatakutan at pinangangambahang lindol? Sa ating naobserbahan naman mula kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito, may sapat silang kaalaman. Pero syempre, hindi enough yung alam mo lang yung gagawin mo. Dapat kaya mo siyang gawin sa tamang paraan. Ito na nga yung ginagawa nilang competition. Pagsasanay na rin nila ito. At sinabi nga nila, hindi dito sapat yung mabilis lang. Dapat proper yung ginagawang pagre-rescue. Dahil kung minamabilis mo nga, pero in danger naman yung nire-rescue nyo at yung rescuers, ay hindi tama yung gagawin yung procedure para ma-extricate yung mismong biktima. Maris? Jay, I understand, nabanggit na rin nitong si MMDA Chairman Francis Tolentino na they are recruiting 8,000 rescuers, volunteer rescuers na magsasanay. Nabanggit ba sa inyo yan dyan at ano ba yung mga dapat gawin para dun sa mga kababayan natin na nais naman na sumali, nais maging bahagi nitong volunteer rescue at nais maging bahagi nitong training na ito? Okay, na-mention niya ni MMDA Chairman kanina, maaari daw tignan ng kanilang website, itong MMDA nga, at makikita doon na naghahanap sila ng 8,000 volunteers. So hindi ibig sabihin kung hindi ka rescuer o parte ng isang grupo na nagre-rescue, ay hindi ka na pwedeng sumali dito dahil importante nga raw na ang bawat isa sa atin, maski ang private individual, ay gagawin ng kanilang part para pagdating nga nung hindi naasahang pangyayari, ay handa tayong lahat. Maris? Maraming salamat, Jay Sabale.